Hello mga kabusing, so sa video ito, gagawa po tayo ng tutorial. So, tungkol sa paano lagyan ng thumbnail yung video natin sa YouTube, yung in-upload natin sa YouTube. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa channel na ito, pakipindot na lang po sa subscribe button sa baba. At kung bago kang vlogger, kung baguhang kang vlogger, na kagaya ko, pakitutukan mo na tong video na to para alam mo kung paano maglagay ng thumbnail sa video mo na in-upload mo sa YouTube. So watch this video. Sa lahat mga kabusing, kung wala pa kayong Pixilab application tsaka YT Studio application, so i-download nyo na yan sa Play Store nyo. At kung pagkatapos ma-download, so ayan, i-explain muna natin kung anong gamit sa YT Studio na yan, yung kulay red na yan sa screen. So, ang YT Studio, mga kabosing, importante ito sa mga vlogger. So, dahil dito natin makikita lahat-lahat yung video natin, yung watch times mo, mga viewers mo, kung ilan ang nadagdag na subscribers. So, yan lahat. Mga kabusing, diyan natin makikita at diyan natin makikita sa YT Studio. So importante ito sa mga vloggers. So kailangan talagang i-download 'yan, mga busing. So ngayon, ito ipapakita ko sa inyo. Yan. Yung mga video, ito yung mga video ko na dina-download. So, dyan natin makikita. Tsaka, ito, yan, no. Kung ilan ang watch time minutes, views, and subscribers. Okay. So, yan. Yung mga nagko-comments, yan. Dyan natin makikita lahat. So, ngayon mga kabusing, titingnan, diba gagawa natin ng thumbnail yung video natin na wala pang thumbnail. So, ito. Ito ang gagawa natin ng thumbnail, itong family bonding. Yan, family bonding with the boss baby. So, gagawa natin yan. So, back na natin. Back. Then, punta tayo sa Kind Master muna. Doon na, magkuha muna tayo ng picture doon. So, Kind Master. Then, family bonding. Ito. Yan. So, kukuha tayo ng picture dito, mga kabusing. Yung magandang. So, video to. Dito sa Kind Master, video na to. Pero, iaano natin yan. Dito tayo magkukuha ng image. So, ayan po. Ito na lang. Example lang to. So, pindutin tong clip na to. Video clip. Pindut. Pagkatapos pindut, dito ka sa gilid. Yung makikita mo yung nasa screen na ito. Ayan. So, makikita nyo, nag-a-appear yung apat na kategory. Yung capture and save frame at playhead. Capture frame and insert to lift a clip like that. So, ang pipindutin natin yan, mga kabusing, itong sa unahan, yung capture and save frame at playhead. So, pindutin na natin. So, nag-automatic. Nagsisave siya doon sa itong mismong picture na to na inano natin,
magsisave siya doon sa gallery mo. Automatic yun. So, i-exit na natin to, yung Kyle Master. And then, pagkatapos yan, punta tayo sa PixelLab application, itong kulay blue. Sa gitna. Pindutin natin. Yan. So, andito na tayo. So, napapansin nyo, mga kabusing, may new text. So, i-delete natin yan ito. May trash can lang sa taas, oh. Makikita nyo. So, i-delete natin. Pindutin natin. Tapos, delete the selected object. So, okay. Okay, nawala na. So, ngayon, mga kabusing, dito tayo sa susunod na gagawin natin. Pindutin natin yung plus. Yung nasa taas, oh. Plus. Pagkatapos, pindutin yung plus, makikita mo yan. Text, current day, sticker, ships, from gallery, draw. So, dito tayo sa from gallery. Yan. So, ayan. Nakikita natin yung kinuha natin kanina. Itong una. Ito. So, pindutin natin yan. Okay. Open. Ayan. So, ngayon, napapansin mo yun. May ano, may mga kuan. Harang-harang sa yung mga linya, mga line na gago! Walain natin. So, pindutin natin itong X sa baba. X. Yan. Okay. So, ayan. So, kung gusto nyo yung palakihan, lakihan natin. Ito. Anuin mo lang sa gilid yung may tuldok sa gilid, oh. Ayan. Tsaka sa baba, may tuldok. So, ayan. Then, ayan. Ayan. Pagkatapos nyan, mga kabusing, napansin mo, pag i-move mo yan, nangumove, di ba? So, pwede na natin yung pwede na natin yan na ano, para hindi ma-move siya, pipindutin natin to dito sa may sa gilid. Ito, itong dalawang nagkapatong na ang tawag nito square ito. Yan. Tapos, yan, nag-a-appear doon sa taas. May napansin nyo, mga kabusing, yung sign na lock. Yung logo na padlock. So, pindutin mo yan. Yan. So, tinignan nyo. Nag-iba ang kulay. So, yan. So, pindutin ulit itong dito sa taas. Yung dalawang square na kapatong. Then, ayan, hindi na hindi na mag-move siya ang picture. Okay? So, ayan. So, pagkatapos niyan, mag-add tayo ng text. Okay? So, kung, by the way, mga kabosing, kung gusto nyong i-crop yung kuan na yan, picture na yan, kung gusto mo lang, kung magbago isip mo, so, pindot ka muna dito, sa, ibalik mo yung square na ito ng magkapatong, tapos pindutin mo ulit itong lock. Yan. So, ngayon, bumabalik na yan sa, mamove mo na yan. Tapos, pagkatapos niyan, dito ka sa crop. Pindutin mo itong gitna na itong, dito sa baba, pinakababa, yung dalawang kuan sa sunod na letter A yung pinakagit na, so pindutin mo yan, yan nagkakulay blue, tapos crop, so gusto mo i-crop yan, then pati ganyan i-crop mo para palitan or like basta kung gusto mo yan lang ang baby, kung hanin mo yung baby yan lang, so i-okay mo lang dito yung may cheek sa baba. So, yan. Makakrap mo yan. So, ayan.
So, ganyan. So, i-trap ko. I-okay ko na. Yan. Yan na. So, ngayon, palakihan natin ulit. Then, balik ka na naman dito sa square. Tapos, pindutin mo ulit yung padlock. Then, back. So, wala na. Hindi na mag-move. So, pagkatapos nyan, lagyan natin ng insertan natin ng text. Yan. Then, pindutin yung plus, then text. Yan, text. So, ayan, may lumalabas na new text. So, pindutin mo lang yan para mag-type ka ng ano bang i-type. So, ganito. Family Banding. Family Banding. With the Boss Baby. So, ito. With the Boss Baby. Okay. So, i-okay na yan. Wrong spelling. So, edit lang natin yan. Double click. Tama ba? Okay. Yan. So, ngayon, siyempre, gusto natin ng design, di ba? Yung sa text na yan, lagyan natin ng design. Tsaka, need rin natin ng, so, kung gusto nyo magbaguhin yung design sa text, so, pindutin mo lang itong letter A sa baba. Ito. Yan, pindutin. Tapos, makikita mo dito yung ito, font size. Baguhin mo yung font size. So, itong AB, letter AB, pindutin mo lang yan. So, ayan, mag-a-appear na yung font size niya. So, ano bang gusto nyo kuhan? So, depende sa inyo kung anong gustong design na font. So, yung akin ito, itong Amaranth Bold. Then, okay. Yan. Pagkatapos yan, kung gusto nyo palakihan ang size, andito, pindutin mo lang yung T, then, adjust mo rito. Ayan. Ayan, family, funding. So, tulitan ko ito. Ayan, mga guys. So, ilagay natin dito sa gilid. Yan. Tapos, pagkatapos na, maselect nyo yung gusto nyong size. So, i-okay mo na itong check sa gilid. Oh. Pitutin mo lang. Ayan. Okay na. So, pagkatapos yan, of course, kung napapansin nyo, guys, ito, nagmo-move pa rin. So, by the way, unahin mo natin. Siyempre, itong text na to, lagyan natin ng kulay. So, pagkatapos niyan, i-explain niya naman. So, dito tayo sa color. Ito. Yan. So, ano bang gusto niyong color? It depends upon your color you want. Tama ba ako? So, gusto kong color is yellow. Okay. I-okay natin. Check. Pindutin mo na yung check. Okay na yun. Tapos, syempre, maglagay rin tayo ng stroke niya, yung background niya, mga ganun. So, enable natin. So, ito. Guys, ito. Pindutin mo lang itong stroke. Stroke. Yan sa baba. Then, enable. So, mag-appear na yung kulay.
So, ayan. So, anong pwedeng i-ano natin dyan? Ito, kulay black, red. Maganda. So, ito lang muna, yung kulay red. Tapos, yung stroke width, i-ano natin, i-adjust. Ayan. See, napapansin nyo, nagbago. Ayan. So, itong sa baba, oh. Yung kanina, 4 lang. Ngayon, 24. So, ayan. Okay na yan, oh. Ayan. Okay na yan. So, pinutin na natin yung check. Ayan. So, pagkatapos yan, guys. So, mga kabusing. So, again, pindutin mo yung nasa taas yung dalawang square na nakapatong. Ito. Ayan. Tapos lumabas na. So, nakita nyo, napansin nyo yung image sa baba, nakakulay orange. Tapos, yung sa taas, yung text, wala pa. So, pindutin na naman natin itong padlock. Ayan. So, ngayon, ayan. Hindi na siya hindi na siya makuan. Gagalaw. So, ayan guys. So, pagkatapos yan, pwede na natin yan i-save. So, dito ka sa, kung makikita mo sa taas, yung pinakadulo na plus, tapos yung pangalawa, yan, parang desk. So, yan, save yan. So, pindutin mo yan. Save as image. Okay. Then, save to gallery. Yan. Close lang natin yan. Yan, tapos, exit na tayo, guys. Automatic na yun na, automatic na yun na save sa, gallery. So, cancel na natin to. Yan. Pagkatapos, guys, punta tayo sa YT Studio. Ito. Itong kulay red, ganina. Pindutin natin. Tapos, pindutin natin itong family banding. Itong video na family banding. So, ayan. So, andito na tayo, guys. So, pagkatapos, guys, makikita nyo sa taas, di ba? Yung logo na YouTube. Tapos, itong share. Tapos, itong ballpen. So, yung ballpen na yan, pindutin nyo yan, guys. So, pag pindot mo yan, yan ang kinakalabasan. Edit thumbnail. So, pindutin mo yan nasa gitna yung edit thumbnail. So, pag pindot mo yan, so, lalabas yan. Custom thumbnail. Yan, sa baba. So, pindutin mo yung custom thumbnail. Yan. Pagkatapos mong pagpindot nun, lalabas tong mga image galing sa gallery. So, yung ini-edit natin kanina, ito. Yun. Yan yung pinakauna. So, ito ang pindutin natin. Yan. So, yan. So, napapansin nyo guys, ang laki. Di magkasya. Ganyan. Masyadong ano natin. Malaki yung kuan. Yung ticks natin. Sobrang laki. Basta yan guys. Pagka ganyan, pagkatapos niya, pwede natin yung i-edit ulit. So, ayan guys, pagkatapos niyan, pwede mo nang, kunwari okay na yan, di ba? So, yan na sa taas. Pagkatapos niyan, i-select mo na yung pindutin yung select sa taas. So, mag-a-appear na yan doon. Pagkatapos mag-select, mag-a-appear na yan doon sa video. So, ayan. So, example natin, i-select natin. Pindutin natin yung select. O, ayan. Ganyan kinalabasan yung video natin yun. Tapos, i-save natin. Pagka-save na yan,
automatic yung video na yun, ganyan na ang thumbnail niya. Okay? So, ayan, i-save natin. Pwede naman natin i-edit yun. Ayan, yan, ganyan ang thumbnail niya, guys. Mga kabosings, eh. Family bonding with the boss. Yan. Masyadong malaki yung ano natin. Yung size ng pics natin. Yan, nakikita nyo yung family branding. So, ayan na guys, may thumbnail na tayo. So, yan lang, ganyan lang guys. Ganyan lang kadali yan. So, ayan po, tapos na po tayo sa pagtuturo tungkol sa paano lagyan ng thumbnail yung video natin. So, ayan po mga kabusing. Hanggang dito na lang po ang video natin. So, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Tsaka, huwag niyo rin kalimutan pindutin yung notification bell dito sa baba para updated kayo sa susunod na tutorial natin. So, kita-kits sa susunod na tutorial.